Arsilla, Arsilla din, ganun. Bakit ganun yung kamahal ang paggawa o pag-participate sa mga indie films? Pero alam naman natin lahat na hindi ganun kalalaki ang budget nila. Pero meron silang kalidad o istorya na gustong isunog. Kaya yung ginagawa. Kay Cherry Pie. Cherry Pie, pakiabot yung mic kay ano. Kaya hindi, joke lang. Joke lang, I love you, mama. Kapiruan ko yan, ano ba yan? Hindi, kasi si Cherry Pie talagang, alam ko yan, mahal yan eh. Pero para makagawa siya ng ganitong indie film, na alam naman natin, di ba? Para tanggapin niya, ibig sabihin ganun siya ka-passionate sa kanyang craft. Eh, kasi siyempre, at magandang hapon mo sa kanila lahat. Sama-sama na kasi sa talent din yung ano, Rochelle. Di ba kasi ko, paulit. Ah, may royalty. Ay, may royalty naman pala, mare. Yung replay, after 10 years, mapalabas sa ibang bansa. No, good afternoon. It's so nice to see Tita Lodi at that table. So, ano na ba? Hindi mo mabinanggit, Jen. Nakikita mo Tita Lodi. Kuya Nar, kasi ikaw naman kung saan-saan nakikita. Ay! Malaglagas! Before we went too much. Hindi, unang-una, nag-uumpisa pa lang yung trend ng independent filmmaking which started about 10 to 15 years ago. Alam naman ng lahat na isa kami, yung nakikita nyo dito, isa kami sa pinaka-ano na active in terms of filmmaking, of independent filmmaking. One, I think that started out noong nag-uumpisa yun, yung independent filmmaking, it was a chance for us, especially the supporting actors, to be able to do a film na talagang angkop dun sa character. At the same time, di ba, it was a chance and a vehicle for us to be able to really sink our creative, you know, and our, you know, at least yung craft namin to it. Mabigyan kami ng pagkakataon ng makapagbida. Now, you know, as the years progress, nag-evolve na rin ang independent filmmaking. Ako personally, I look at it now as a pay forward. You know, it's a give back time. Dahil sa dami ng bagong filmmakers, tapos mas madali na rin ngayon dahil sa technology, it's give back time. You help them, we help each other. Plus the fact that pag gumagawa ka ng yung story na talagang gusto mo, yung role na gusto mo, at team na gusto mo, iba yung process kasi. Ang sarap-sarap ng proseso ng paggawa ng isang independent film. Kasi hindi kayo nakakulong, di ba, sa isang sistema, sa isang kwento, sa klase ng paggawa, gano'n. So kahit mahirap, at katulad nga nung sinabi mo, hindi man masyado makabayad ng bills. para sa kaluluwa namin, I think, you know, for our town. So, balance lang. Not that we put down mainstream filmmaking, pareho lang yan. Pareho naman ang tutulungan yan. So, masarap lang pareho sa pakiramdam. Salamat. Yeah. Thank you rin, Pai, for... Thank you so much. Kung paano na ako sa host natin. Unang-una po, magandang hapon po sa inyo lahat. First, hindi ko po ito. Talaga? Hindi, joke lang. First, hindi ko po ito. Kaya hindi ko po masabi na in spite of, siguro kaya hindi nga po ako gumagawa dati kasi ako kailangan kong magbayad ng bills. Ngayon lang po ako nabigyan po ng pagkakataon. Kaya nagpapasalamat nga po sa director ko na kinuha po niya ako. At nagawa ko po ang pili ko ng ito. Ano ba yung question? O bakit ho kailangan magawa po na ganito? Totoo lang ho. Para po sa akin, isa po itong malaking oportunidad. Sa katulad ko sa mga supporting actors, hindi mo yung sinabi niya, itulit ko lang ito. Malaking oportunidad po sa mga nagsusupport po na mabigyan po ng isang lead role. Saka, iba ko kasi yung ginawa ko po dito. Hindi po ako masyado nagpatawa. Puno po ako dito. Hindi iba po sa mga dati ko pong ginagawa na mga roles. Kaya po, kaya kailangan nyo nating
support na po ang mga indie films. Kasi totoo pong pinapakita po nila ang mga kakaibang talento po ng bawat miyembro po ng produksyon, hindi na po sa artista, pati po sa mga director, cinematographer, sa buong gumagawa po ng pelikula. At nagpapasalamat din po ako sa Hindi Hold Awards. Nagpapasalamat po ako sa FDCP, nagbinigang po tayo ng kakataon, palakpakan po natin. At unang punta po ito, na wala pong banyagang pelikula po na makakapasok po mag po ng pelikulang Pilipino, pati po sa mga jurors. Ako nga pala akong co-host dito. DJ, thank you very much for the introduction, from all of us. Sino po susunod? I would like to second what can be said. Yun na, pinapakan natin ang FDCP. Lalo na, isang pinakamahalagang elemento sa ginawa ng FDCP is, alam ng lahat na, as much as the grants given to these independent filmmakers are very helpful, and di ba, a big help for them, hindi naman ganun kalaki. So dahil sa pista ng pelikula ng Pilipino, mabibigyan ng pagkakataon ng mga filmmakers na makabayad ng utang. Hindi totoo. Because, alam naman natin at hindi naman yun ay natago na, these filmmakers sometimes get from their own pockets just to finish the film. So palakpakan talaga natin ang pagkakataon. It will give an opportunity for these kids para, para matulungan sila. Diba? Thank you, Ms. Pai. Thank you, po. John Arcilia. Well, actually, nung tinanong mo, bilang tinanong ko rin sa sarili ko, bakit nga ba, why am I actually accepting indie films na maliit yung budget? So I realized, nag-start ko sa theater na mas malaki yung bulk ng work mo na inilalagay sa project, is the compensation. So siguro isa yon. Pero dumating kasi yung time na when I got this TV commercial, Coffee na lang Dear, nag-open sa akin ng door sa mainstream. Actually, since sa commercial siguro ako nanggaling, hindi nila nakita yung pinagalingan sa theater. So yung naging compensation ko as an actor is pumunta doon sa level ng mainstream. Pagkatapos, I realized after that na meron palang tatlong factors pag isang artista kayo. May nagsabi sa akin na director nito pero nag-agree ako sa kanya. Ginagawa mo isang project because of friendship, first, because of money, and because of prestige. Ang ganda pag nagkasama-sama yung tatlong yun sa isang project. But sometimes you just accept the project because of friendship. You're